Hi guys! I'm back, Queen Mary! So, for today's vlog, kakaiba ngayon ang content natin. Since focus natin from the past few vlogs ko is about sa mga food vlogs at saka yung gala ko. So ngayon, nag-isip ako ng ibang kakaibang content na pwedeng makatulong sa mga misis kung paano ba ang maiwasan para si Mister ay magtaksil. Yes, guys. Mga misis, mga sis, mga beshi, ang topic ko ngayon is about na bakit nagtataksil ng bababae or nag-cheat si Mister. Meron tayong niready na top 5 reasons kung bakit ng bababae or nagtataksil si Mister sa atin. So, syempre, para maiwasan yan, kailangan natin din na maging maingat at alagaan ang ating sarili. Okay, unang-una, kapag kasi umabot na ng 10 years, 15 years yung marriage, minsan nagkakaroon na ng time na nagkakasawaan na. Unless talaga na at that moment or at that time, in love pa rin kayo sa isa't isa. At saka kailangan kasi kahit naman na matagal na kayo ng partner mo, kailangan lagi pa rin may spice ang inyong pagsasama. So, lalo na ngayon, may mga social media, chatting, doon nag-uumpisa ang mga flirting between si Mister at saka si Girl Lalu. Diba? Lalo na ngayon sa panahon na ngayon, ang dami na rin mga babae na pumapato sa may asawa. Siguro kulang na yung mga lalaki, kaya ganun mga sis, alagaan ang mga asawa. Diba? O, unang-una, nang kapag si Mister is unhappy na sa inyong marriage, ano dapat natin gawin para magkaroon ulit ng spice at thrill ang pagsasama? Kasi kapag unhappy na si Mister, doon siya naghahanap ng ibang thrill sa ibang babae. Alam mo yon yung pwede si pag start yan sa mga chatting is makikipag-flirting. So, doon nag-i-start yung mag-i-enjoy si husband sa ibang babae from chatting hanggang sa magkikita na sila. Kapag napansin mo na si Mister is unhappy, kailangan natin gawa ng paraan yon. Kailangan na lagi natin din na ipaparamdam kay Mister na appreciate natin siya by sending message, chat mo siya na kung kumain na ba siya, how's his day, don't forget to say also na take care, I love you. Kahit naman na matagal na kayo, kailangan hindi pa rin nawawala ang magandang communication ninyo ng Mister mo. Kailangan pa rin ng communication. Any na maging problem nyo, kailangan laging communication, hindi pwede yung pride. So, make him happy, always, sa lahat ng bagay. Diba? Tapos, ang second na reason kung bakit nang bababae si Mister or magtataksil is thrill, spice. Yan, misis. Kailangan laging may thrill yung pagsasama. Mag-iisip ka ng mga bagay na bago para kay Mister. Hindi pwede yung, syempre, especially if sa bed, yung make love ninyo ni Mister, kailangan magtatrabaho ka rin. Hindi pwede yung laging bedridden, na pinapabayaan mo lang si Mister. Syempre, kailangan na pasayahin mo rin siya para hindi nawawala yung thrill. Mag-isip ng mga bagay na hindi niyo laging ginagawa para magpadagdag ng spice. So, para hindi siya maghahanap ng ibang babae. Para hindi maiwasan din yung wala siyang reason para magtaksil unless gago na lang talaga siya, no? Na gusto niyang magkaroon ng pagkasala. Diba? Tapos, ang susunod, kung si Mister is nagkaroon na ng ibang mga chatmate, makikipagkita na sa kanya, kay girl, doon na mag-i-start yung lack of love.
Which is dapat hindi mangyayari yon sa marriage natin, mga misis. Kasi kapag nagkaroon na ng lack of love, mahirap ibalik. Minsan kasi ang lalaki, kapag nawawala na ang misis, doon niya marirealize na mahal pa rin niya, no? Pero syempre, hanggat maaari, huwag natin pabayaan na magkaroon ng lack of love sa marriage natin. Paano ba ang gagawin natin para hindi mawala ang lack of love? Alagaan si Mister. Alagaan siya sa lahat ng bagay. Sa stomach, sa bed, sa gabi, at saka sa mga messages by chatting na huwag mong huwag kang pumalya sa isang araw na hindi mo siya i-chat ng I love you, kahit na everyday kayong magkasama. Na kung kumain na ba siya, isa yon sa mga bagay na dapat natin na palaging tandaan para hindi mawala yung pagmamahal sa iyo ni Mr. mo. Hindi pwede yung maging nagger. Kasi ayaw ni Mr. yan, yung laging ninanag. Siyempre, pagod siya pag-uwi, tapos inanag pa siya, di ba? Kung bakit siya na-late. Pwede naman dahil yun sa magandang usapan niya. Pwede mo siyang tanungin kung bakit siya na-late. Malalaman mo naman kung nagsisinungaling si Mr. at hindi. Kasi lalo na tayo, women intuition, di ba? Next is sexual desire. Yes, mga misis. Ang mga kalalakihan ay mahina pagdating dyan. Isan nga, di ba? Lagyan mo lang ng pada ang poste, naku, yung ibang lalaki, papatulan na talaga yan. So, lalo na kung si Girl Lalu, ano siya? Ready. So, doon na matutukso si Mister, laro na kung fighter si girl. Nako, mga misis. Ngayong panahon na to, ang mga kabit pa naman. Sorry sa word, pero sila talaga ang matapang. Dito sa Qatar, maraming ganyan na... Sorry sa tatamaan. Na... Sila ang number 2, sila pa ang mga away ng mga misis sa Philippines para lang maghiwalay ang mag-asawa. Huwag pong ganon. Kasi ang mag-asawa, pinagbind yan ng Diyos at ng batas. So, kumbaga, nakikiapit na lang kayo. Huwag naman idamay si misis na guluhin pa sa Pilipinas, di ba? Chat, takutin. Kawawa kasi si misis . Kumbaga, kung dito sa abroad nangyayari, masyadong malaki yung advantage ni number 2 dahil magkasama sila. Si misis nasa Pilipinas, pero wala siyang magagawa kung hindi ma-torture. Okay. Medyo lumayo na tayo sa topic. Napunta tayo sa mga OFW. Yun, yung sexual desire. Isa yun sa ingatan natin na huwag magkaroon ng desire si Mister sa ibang babae. Kailangan, misis, kayo laging maganda, mabango. Hindi lang para sa Mister, syempre para rin sa sarili ninyo. Tsaka... Siyempre, kailangan laging sexy. Magda-diet na nga ako niyan . Baka pagpalit ako ng Mister ko. So, kailangan palagi tayong... Siyempre, natural na sa ating mag-asawa is we have love baking. So, sa katulad kung nagtatrabaho, hindi natin pwedeng sabihin kay Mister na pagod ako, bukas na lang. Kailangan, kapag gusto ni Mister, always ready rin tayo. Minsan, hindi mo rin kasi maiiwasan na wala ka sa mood, na pagod ka. Pero, syempre, what if may ibang babae na ready magbigay ng ganyan? Papayag ka ba? No. Huwag, misis, huwag. Kasi, kapag naumpisahan na ni Mister na makatikim ng iba, baka ma-addict siya, di ba? Alam mo na yon yung may thrill, tapos satisfied ba siya, may something na ibang pakiramdam, dyan nag-i-start masira ang marriage ng mag-asawa.
Kaya as much as possible, iiwasan natin yan. Sexual satisfaction. Alright. So, hindi lang dapat ang babae ang satisfied pagdating sa ganyan. Kailangan si Mr. satisfied din. Kailangan natin na hindi rin pwede na palagi na lang yung kung ano yung ginagawa. Kailangan may mga something new na ipaparanas kay Mr. para happy siya at satisfied. Pero syempre, both partners must be satisfied pagdating sa sex lovemaking. So, hindi pwede na isa lang ang masaya. Kasi kung isa lang masaya, tapos unsatisfied si Mr., mag-iisip siya na, ano ba yan? Lagi na lang bedridden? Lagi na lang ganun? Ako na lang lagi ang nagtatrabaho? Wala na siyang ginawa kundi humiga lang. Doon siya mag-i-start na magkaroon ng idea na pwedeng mambabae siya, tumikim siya ng iba. Tapos doon na rin mawawala yung lack of magkakaroon ng lack of love, lack of interest kay Mrs. Kasi syempre, kahit naman na mahal tayo ng Mr. natin, minsan hindi mo rin maiwasan na magkaroon ng ganyang bagay sa pangyayari between sa mag-asawa, di ba? So, this is the reason kung bakit minsan nagkakaroon ng or nag-cheat si Mr. So, that's why girls, mga misis, sinishare ko sa inyo to para magkaroon tayo ng idea kung paano natin maiiwasan. Paano ba natin malalaman na nag-cheat na si Mr.? Signs of cheating. First, cellphone. Yung cellphone, laging dala-dala kahit saan pumunta. May password, defensive. Yes. Kapag si Mr. defensive, pagdating sa cellphone, alam na this. Diba? My God. Diyos ko. Yung kahit na magsi-CR lang, dala-dala ang cellphone. Well. Mga misis, hindi ko panaranasan yan, pero alam ko yan. Marami akong mga kaibigan na may mga ganyang case. Siyempre, hindi ko naman masasabi yan kung wala rin akong alam tungkol dyan, di ba? So, kapag yung cellphone ni Mr. may kakaiba na dyan, alam nyo na yon. Magduda ka na, misis. Pero huwag mo siyang awayin kung puro duda lang at baseless pa. Kailangan may proof. Minsan talaga, yung katotohanan ay masakit. Pero syempre, kailangan natin malaman na unless gusto mong maging tanga, di ba? Pero syempre, ayaw naman natin yun. So, second signs of cheating is pagiging malamig niya sa atin. Yun nga, mawawala yung sexual desire. Hindi na katulad dati ng kung gaano siya kainit pagdating sa gabi, hindi na siya magyayakap, or maraming senyalis na magiging parang stranger siya sa'yo na mararamdaman mo at mapapansin. At kapag ang next is picking fights. Oo. Alam mo yung mga lalaki, kapag may mga ginagawa na yan, defensive na yan. Tapos babaligtarin ka, ikaw yung galit, bandang huli, siyang galit. Yes, ganun yun. Para yung kasalanan na niya, bandang huli, ikaw pa ang may kasalanan. So, isa yun sa reason. Or isang sign yun ng pag-cheat. Changes sa sex. Yes. Kapag iba na, hindi na katulad dati ng lovemaking ninyo, kasi may ibang manit na tikman si Mr. Pero sorry ah, pero yun talaga yung totoo eh. Kung mapapansin mo na hindi na siya katulad ng dati, kung dati hinahalikan ka, tapos next hindi na rin, sa susunod hindi na, at sa susunod wala na. Huwag nating hihintayin na umabot sa ganun. Kailangan na kausapin si Mr. Kasi ang mga lalaki, kapag nag-e-enjoy yan, syempre, deny. Pa,
paano ba maputol ang pagiging unfaithful niya. So, minsan kasi hanggat hindi natin sila nahuhuli, hindi talaga sila titigil. So, kailangan mong misis maging NBI. Kailangan mong magkaroon ng proof. So, yun ang isa na pwedeng tumigil si Mister. Kaya lang, sa part natin na babae, napakasakit nun. Hanggat hindi mo siya nahuli, hindi siya titigil. Diba? Pero, wala eh. Kung talagang gustong tumigil ni Minister sa pagtataksil, siya mismo makaka-realize on. Pero minsan kasi, ang mga babae, the more na hihiwalayan ni Mister si number 2, ayaw ni girl. So, dun pa siya mag-i-start na manggulo ng family. So, sa aking mga katulad na mga wife, huwag natin pababayaan na hi! Auntie na Mister ko. So, dumating na siya, galing siya sa training. So, huwag natin pababayaan na mangyari sa marriage natin yun. Kailangan, kung ano yung bagay na dapat makapagpasaya kay Mister, kagawin natin at sa marriage natin para ma-save at mag-work out. At kailangan, kahit ilang taon na kayo nang magkasama ng Mister mo, kailangan in love pa rin kayo sa isa't isa. Kahit ilan na yung mga anak nyo, hanggang sa tumanda kayo. Kami ng Mister ko, mag-11 years na. So, until now, in love pa rin kami sa isa't isa. Wala kaming problema. Hindi namin masasabi na perfect yung marriage namin, pero kahit papano, siguro compare naman sa iba, mas okay naman. Tsaka, mahal na mahal niya ako, hindi siya babaero, never ko siyang nakitaan ng sign na ng babae siya. Ganun din naman ako sa kanya. So, kaya kahit papano, maganda yung relasyon namin bilang mag-asawa. So, sana kayo din mga misis, para maiwasan ninyo maiwasan ninyo ang mga bagay na pwedeng mag-cheat si Mister, 'di ba? So, this is na ito yung part 1 ng vlog ko. Ang part 2 is bakit nang lalalaki si Mrs. So, parental guidance din 'yan. Kung ang lalaki is nang bababae, meron ding mga babae na nang lalalaki. So, para malaman ni Mister kung bakit nagagawa ni Mrs. yan, kailangan maging aware din si Mister. Hindi lang si Mrs. ang maging aware. Diba? So, for now, hanggang dito muna tayo sa bakit nagtataksil si Mister. Tapos, susunod is bakit nagtataksil si Mrs. So, bye for now, mga misis, mga sis, mga beshi. So, sa next vlog ko ulit. Bye! Ay! Bago pala yun, sana may napulutan kayong mga aral dito sa vlog ko. If any question, pwede kayong mag-drop ng comment sa YouTube channel ko. Okay? Sana wala lang magbabash. Anyway, kung may basher, alam na natin yung kung sino. Si number 2. Bye!